maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo, Binibining Ana. Ako po si Binibining Pearly Laronelia Barong mula sa ikalimang pangkat. At narito kami bilang mga tagapag-ulat sa tagpong ito. Bago kami magsimula, hayaan niyo kong tawagin si Binibining Rigel Pulido upang pangunahan ang ating panimulang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po kaming gabayan upang lahat naming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa mga pasya na aming ginagawa. Pagpalain mo ang aming mga guro na sa amin ay matyagang natuturo. Pagpalain mo rin ang mga magulang namin sa patuloy na pagsuporta sa amin. Ang lahat ng ito ay aming sinasamo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli, isang magandang araw sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Binibining Ana. Ako po si Binibining Criza Miracaza mula sa ikalimang pangkat. Ang aming tatalakayin ay tungkol sa mga uri at dimensyon ng pagbasa. Kaya halina't buksan ang inyong puso't isipan at makinig sa aming pag-uulat. Huwag kayong mag-alala dahil magbibigay kami ng concept notes pagkatapos ng aming pag-uulat. Magandang umaga, BS at Filipino 101. Handa na ba kayong matuto? Kung gayon, narito si Binibining Jeanette Paimalan upang talakayin ang paksa. Binibining Jeanette? Maraming salamat, Binibining Camille. Ang unang paksa na ating tatalakayin ay patungkol sa uri ng pagbasa. Una, pahapyaw na pagbasa o scanning. Ito'y tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Halimbawa ay paghahanap ng tiyak na sagot ng mga tanong mula sa isang teksto. Isa pang halimbawa ay pagbabasa ng diaryo upang alamin kung sino-sino ang mga nakapasa sa isang board exam. Ikalawa ay ang skimming. Ito'y pasaklaw o mabilis ang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya tungo sa pagpapasya kung alin ang tekstong gagamitin. Halimbawa nito ay paghahanap ng impormasyon upang makatulong sa pangangailangan tulad ng term paper o pamanahong papel. Ikatlo ay tahimik na pagbasa o silent reading. Mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. Walang puwang dito ang paggamit ng bibig, kaya walang tunog ng salita ang nililikha ng bumabasa sa teksto. Halimbawa nito ay pagbabasa natin sa silid aklatan, na kung saan mata lamang ang ginagamit natin sa pagbasa. Pang-apat ay ang pasalitang pagbasa o oral reading. Pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig. Halimbawa na aking ibibigay ay tuwing may misa, na kung saan binabasa ang ebanghelyo sa mga madla. Panglima ay kaswal na pagbasa. Di gaanong seryoso ang pagbabasa o pampalipas oras lang. Halimbawa nito ay pagbabasa habang nagpapatuyo ng buhok. Pang-anim ay masinsinang pagbasa. Hindi ito under time pressure na pagbasa. Pinibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto. Ito'y pagbabasa na hindi minamadali. Pangpito ay pamunang pagbasa o critical reading. Hindi lamang sa nilalaman ng akda ang pinupuna o binibigyang pansin, kundi pati na rin ang pamagat, simula, katawan at wakas ng akda. Binibigyang pansin din dito ang istruktura ng mga pangungusap, ang mga ginamit na salita o estilo sa pagsulat ng may akda. Sa madaling salita, ito'y uri ng pagbasa na kung saan pinupuna ang akdang binasa. Pangwalo ay rereading o muling pagbasa.
Paulit na binabasa, kung ang binabasa ay mahirap unawain, bunga ng mahirap na talasalitaan o pagkabuo ng pahayag. Sinasagawa ito upang makabuo ng pag-unawa, umasakyan ang kabuang diwa ng material na binasa. Pangsyam ay pagtatala. Ito'y pagbasang may kasamang pagtatala ng mga mahahalagang kaisipan o ideya bilang pag-iimbak ng impormasyon. Karaniwan ay ginagamitan ito ng highlighter. Sampo ay mapanuring pagbasa. Hinihingi ng ganitong uri ng pagbasa ang kakayahan ng mambabasa na makilala ang pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon at makilala ang mga pagkiling o bias ng manunulat na nakapaloob sa akda. Sa mga social media, gaya ng Facebook, dapat i-apply ang ganitong uri ng pagbasa. Iyon lamang po ang mga uri ng pagbasa. Mayroon pa ba kayong mga katanungan? Kung wala, ay dumako tayo sa susunod na paksa at ito ay tatalakayin ni Binibining Camille Blaso. Binibini? Maraming salamat, Binibining Jeanette. Mang panukatan o dimensyon ng pagbasa. Sa pagbabasa ng guro sa kanyang mag-aaral ng mga babasahin, aklat, salaysay, kwento, dula, o iba pang paglalahad. Marami siyang nilalayong malinang ng mga kakayahan sa mga mag-aaral. Ang mga babasahin ay nakatutulong sa paghandog ng mga mag-aaral sa mga mayayamang karanasan, makakatulong sa paglinang ng mabuting kaalaman, pag-uugali, kasanayan, kawilihan at saloobin sa mga pagpapahalaga. Ipinapahayag dito na ang mga babasahin katulad ng mga kwento, dula at iba pang ay nakakatulong sa paglinang ng ating mga kaisipan. At para na rin magdagdagan ang ating mga kaalaman tungkol sa ating mga binabasa. Dito rin natin mapapahayag ang ating mga sariling opinyon o kuro-kuro. Sa pamamagitan nito, maipahihiwatig natin ang ating mga saloobin o di kaya'y mga ideya. Ang limang panukatan o dimensyon ng pagbasa. Unang dimensyon, pangunawang literal. Kabilang sa mga kasanayang kailangan sa dimensyong ito ay ang pagpuna sa mga detalyeng nakalahad. Pagpuna sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa teksto. Pagsunod sa panutong nabanggit. Pagbubuod o pagdalagom ng binasang teksto. Pagawa ng balangkas. Pagkuha ng pangunahing diwa o kaisipan. Paghanap ng tugon sa mga tiyak na katanungang inilahad. Pagbibigay ng katotohanan o facts upang mapatunayan ang isang nilalamang ipinahayag. Paghahanap ng katibayan para sa o laban sa isang pansamantalang konklusyong inilahad at panghuli, pagkilala sa mga tauhang gaganap o gumanap. At para sa susunod na dimension ay narito si Binibining Criza. Salamat, Binibining Camille. Ikalawang dimensyon, pagkaunawa ang ganap sa mga kaisipan ng may akda, lakip na mga karagdagang kahulugan. Sa ikalawang dimensyon, ganap na maunawaan ang mga ideya ng may akda at iba pang kahulugan. Ipinapakita dito ang mga tauhan, mga matalinghagang salitang ginamit, ang pagkwento sa binasa kung saan na ipapakita dito ang paglalahad ng tunay na kaisipan ng may akda at pagkilala sa tunay na hangarin at layunin ng may akda. Narito ang mga kakayahan na kailangan sa ikalawang dimensyon. Una, pagdama sa katangian ng tauhang gumanap. Dito, makilala ang katauhan o ugali ng tauhan. Halimbawa, kung ito ba ay mabait o masama. Pangalawa, pag-unawa sa mga tayutay at patalinghagang salitang ginamit. Dito, maintindihan mo ang mga salitang minsan lang ginagamit o hindi madaling maintindihan. Pangatlo, paghinuha ng mga katuturan o kahulugan, na ilalahad at nabigyan ng angkop na kahulugan ang binasa. Pagbibigay ng sariling hakahangka tungkol sa angkop na kahulugan. Pang-apat,
pagbibigay kuro-kuro at opinyon sa talataan. Sa kakayahang ito, nabibigyan ng opinyon at palapalagay ayon sa mga kaisipan at impormasyong malinaw na naisasaad ng may akda. Nakakatulong upang ito'y makapagturo, maging kawili-wili at makatawag pansin. Panglima, paghula sa kalalabasan ng nobela o teksto. Nagbibigay ng haka-haka sa kung ano-ano ang maaaring susunod na mangyayari kung ito ba ay masaya o malungkot na katapusan. Pang-anim, paghinuha sa mga sinundang pangyayari. Nagbibigay ng palagay kung anong mga kilos o pangyayari na ang maaaring maganap sa susunod. Pang-pito, pagbibigay ng solusyon o kalutasan. Dito, nagbibigay ng paraan upang maging maayos ang kalalabasan ng akda, kung saan ibabase ang unang bahagi ng akda na binasa. Pang-walo, pagkuha ng pangkalahatang kahulugan ng isang binasa. Nalalaman ang kabuuan sa nais na ipakahulugan sa mahalagang kaisipan ng may akda, upang magkaroon ng panibagong pananaw o mataas na pamantayan ng pag-unawa. Panghuli, pagbibigay ng pamagat. Nailalahad ang pamagat sa isang akda upang mas lalo pang maintindihan at maging maganda ang akda. Yun lamang at maraming salamat. Para sa susunod na dimension, narito si Binibining Rigel. Maraming salamat, Binibining Krisa. Dumako naman tayo sa pangatlong dimension. Ito ay ang pagkaalam sa kahalagahan ng mga kaisipan at ng kabisaan ng paglalahad. Kinakailangan ang mapanuri o kritikal na pagbasa. Sa dimensyong ito, nakapagbibigay ang mambabasa ng mainam at malawak na pagsusuri sa tekstong binasa kung saan natutukoy niya ang tiyak na mensahe o aral na ipinararating ng may akda. Sa kritikal ng pagbabasa, napagtatanto ng mambabasa kung gaano kahalaga ang mga impormasyon batay sa lawak at lalim ng pagtatalakay. Ito ay may mga kakayahan na kailangan sa dimensyong ito. Una, ang pagbibigay ng reaksyon sa teksto. Nakapagbibigay ka ng reaksyon tungkol sa iyong nabasang teksto. Ikaw ba ay namangha, masaya, nagulat, at iba pa? Pangalawa, pag-iisip ng masaklaw at malawak na talasalitaan. Pangatlo, pagbibigay ng pagkakaiba at pagkakatulad ng pahayag. At pangapat, pagdama o pagkaalam sa pananaw ng author. Panglima, pag-unawa sa mga impresyon o kakintalang nadarama. Pang-anim, pagkilala sa pagkakaroon o kawalan ng kaisahan ng diwa ng mga pangungusap na nasasaad. Pang-pito, pagtatalakay tungkol sa mabubuting katangian ng kwentong binasa. At pangwalo, pagpasya tungkol sa katumpakan ng pamagat ng binasang seleksyon sa aklat. At pangsyam, pagpasya tungkol sa kabisaan ng paglalahad na isinagawa. Para naman sa susunod hanggang sa panghuling dimensyon, ay narito si Binibining Pearly. Maraming salamat, Binibining Rigel. Ika-apat na dimensyon. Pagsasanib ng mga kaisipang nabasa at ng mga karanasan upang magdulot ng bagong pananaw at pagkaunawa. Ang dimensyong ito ay tinatawag ding aplikasyon sa binasa o paglalapat. Dahil dito nakapaloob ang mga kasanayan na kung saan ang iyong mga natutunan mula sa iyong binasa ay magagamit mo sa iyong buhay. Ang mga kaisipang iyong nabasa ay hindi lamang magdudulot sa iyo ng dagdag karunungan o pagbabago sa iyong mga pananaw, kung hindi ay maaari rin itong mas mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili
o sa mundong iyong ginagalawan. Kabilang sa mga kasanayang nakapaloob sa dimensyong ito ay ang pagbibigay opinyon at reaksyon sa binasa, pag-uugnay ng binasang kaisipan sa kanyang sariling karanasan at sa tunay na pangyayari sa buhay ng mag-aaral, pagpapayaman ng talakayan sa aralin sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kaugnay na karanasan sa talakayan, pag-alaala sa mga kaugnay na impormasyon ng pag-aaral, at panghuli, pagpapaliwanag sa nilalaman o kaisipang binasa batay sa sariling karanasan. Katulad ng mga nabanggit, dito ay magagawa nating maiugnay ang ating mga personal na karanasan sa nilalaman ng ating binasa. Halimbawa nito ay ang pagsagot sa tanong na, naranasan mo rin ba ang katulad ng nangyari sa tauhan sa loob ng kwento? Ano ang ginawa mo? Bukod pa rito, ay mailalapat rin natin ang mga kaisipang ating nabasa sa paglutas ng mga problemang kasalukuyan nating kinakaharap. At panghuli, ang ikalimang dimensyon. Paglikha ng sariling kaisipan ayon sa mga kasanayan at kawilihan sa binasang seleksyon. Sa dimensyong ito, nakapaloob ang mga kasanayan na kung saan ay may kakayahan ka nang bumuo ng mga sariling kaisipan pagkatapos mong madama ang nilalaman ng seleksyong iyong binasa. Tulad na lamang kapag hindi mo nagustuhan ang naging wakas ng kwento, o di kaya'y para sa iyo ay dapat naging mas matagumpay pa ang kinahinatnan ng pangunahing tauhan sa kwento. Dito ay maaari mong maipahayag ang iyong damdamin at pananaw sa pamamagitan ng pagbabago sa wakas ng kwento. Kabilang sa mga kasanayang nakapaloob sa dimensyong ito ay ang pagbabago ng panimula ng kwento o lathalain, pagbabago ng wakas ng teksto, pagbabago ng pamagat ng teksto, pagbabago ng mga katangian ng mga tauhang gumanap, pagbabago ng mga pangyayari sa teksto, at panghuli, paglikha ng sariling kwento batay sa binasang teksto. Tandaan lamang na hindi mo naman maaring angkinin ang kwento o seleksyong iyong binasa at ginawan ng ilang pagbabago. Ito ay para lamang sa iyong sariling pagtatuto at kaluguran. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat at kami ay bukas para sa inyong mga katanungan o klarifikasyon. Sa puntong ito, nais naming masuri kung may naintindihan kayo sa aming pag-uulat. Kaya narito si Binibining Jeanette upang magbigay ng ilang katanungan tungkol sa mga uri ng pagbasa. Binibini? Maraming salamat, Binibining Richel. Mayroon ako ditong hinandang limang katanungan. Una, ito'y uri ng pagbasa na kung saan mata lamang ang ginagamit sa pagbasa. Anong uri ng pagbasa ito? Ikalawa, ito'y uri ng pagbasa na kung saan pampalipas oras lamang o di gaano seryoso ang pagbabasa. Anong uri ng pagbasa ito? Ito'y pagbasa na kung saan binibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na oras para pagtuunan ng pansin ang isang teksto. Anong uri ng pagbasa ito? Pang-apat, magbigay ng halimbawa ng oral reading o pasalitang pagbasa. Lima, ito'y pagbasa na kung saan kinikilala ang katotohanan sa opinyon. Anong uri ng pagbasa ito? Para naman sa paksang mga dimensyon ng pagbasa, ay narito si Binibining Camille at Binibining Pearlie upang magbigay ng mga katanungan. Narito ang aking unang katanungan. Ilang dimensyon mayroon ang pagbasa? Sa aling dimensyon nakapaloob ang mga kasanayang kaugnay sa mga pangunawang literal?
Ano ang ikalawang dimension? Pang-apat na katanungan. Sa aling dimension, kailangan ang kasanayang pagbabasa tungkol sa kabisaan ng paglalahad na isinagawa. Sa aling dimensyon, napapabilang ang kasanayang paglikha ng sariling kwento batay sa binasang teksto. Ako si Binibining Pearly Barong. Ako si Binibining Camille M. Blaso. Ako po si Binibining Criza Miracaza. Ako si Binibining Jeunesse Paimalan. At ako naman po si Binibining Rigel Pulido. Kami ang ikalimang pangkat na nag-iiwan ng kasabihang maging adik sa pagbasa at huwag sa kanya. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Narito si Binibining Criza upang pangunahan ang ating panghuling panalangin. Marapatin po nating ilagay ang ating sarili sa presensya ng ating Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyos na Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ibinigay para sa aming lahat. Gabayan niyo po kami at ilayo sa kapahamakan. Sana po maraming bagong aral na natututunan ang aking mga kamag-aral sa aming pag-uulat ngayong araw. At aming hinihiling na sana magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli namin mapagyaman ang aming kaisipan. Nais namin na ikaw ay pasalamatan sa lahat. Lahat po nito ay aming hinihiling sa bisa ng pagmamahal ng Ama sa gabay ng banal na Espiritu sa ngalan Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.